ay may pumasok na virus sa aking channel. Hindi ko na malayan dahil tulog na ako noon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kalakay. Ngayon ay November 23. Ang oras ay alas 9 ng umaga. So, ang video natin ngayon ay magmumukbang tayo for the first time. At ang ating imukbang ay ang ating chicken. Ito ay niluto ni Kabakit. At meron tayong mga prutas dito, yung pipino tsaka kamatis. Pinagyan ko ng patis yan tsaka suka. Meron tayong prutas dito. Yung saging galing kay Simpleng Buhay TV. Shout out sa iyo, sir. Medyo overripe yung ating saging. Yan. At yung ating anong tawag dito? Small kiat-kiat. Yan, yung tong kiat-kiat ay galing kay Mostoles Vlog. Shout out sa iyo, sir. Kamusto? Yan. Ay, yung chicken natin ay galing kay Boy Pakaw, Sir Boy. Dahil may nag-aalaga siya ng mga manok na native. Yan, shout out sa inyo. Yung pipino pala natin ay galing kay Sir Lino Mandigma TV. Yan, shout out sa iyo, sir. At meron tayo gravy dito, gravy. Yan, minuto ni Kabakit. Pagsawsawan. At meron tayong sabaw dito. Tubig lang naman. Tikman natin. At yung kanin natin ay galing kay Buhay Provincia with Capridi. Ay, Ka-Farmers, shout out sa'yo. At yung ating wala pa, hindi pa luto yung pato natin eh, kagaling kay Papa Ampet Vlogs. Shout out sa'yo, sir. Darating ang panahon at makaluwag-luwag na tayo ay sana ay mag-meet tayo, lakay. Yan sa Ilocos Norte. So, simulan na natin mga pagmukbang. At habang ako ay kumakain, ay nais kong ipaliwanag ang nangyari sa ating channel, mga kalakay. Dahil noong November 21, kinagabihan, pagkatulog ko siguro noon, ay may pumasok na virus sa aking channel. Hindi ko na malayan dahil tulog na ako noon. Nakita ko na lamang noong umaga na, mga parbangon na. Anong parbangon? Madaling araw pagkagising ko. Mga 10 hours na, ay mga 6 to 8 hours na nandun na pala yung virus. Iba na yung pangalan. Iba na. Naging Hex. At naka-live. Naka-live pa yung Hex na yun. At nagtaka ako kung bakit ganun na yung pangalan ng channel ko, Hex. At naka-live pa. Eh, yun. Medyo nagtaka ako nun. Pero parang hindi ko pa pinansin. Dahil tinignan ko yung internet namin, ay parang mahina yung internet namin. Kaya nagtaka ako, baka ano ito, baka normal lang kasi kawala-wala yung internet. Kaya shout out kay PLDT. Baka naman ang pinabayaan ko sa internet ay 2,100 o minsan ay nahina. Baka naman. Kailangan talaga ng tabaw.
So yun nga mga kalakay, na-hack pala. Dahil sa ako naman ay busy, pagkagising ko ng alas 4 ng madaling araw, busy na ako noon. Bibilang na ako ng aming mga manok dahil sa aking mga vendors, dahil kailangan i-dispatch ko muna lahat ng mga vendors ko, at wala akong kasama dito na katulong dahil nga nagtitipid muna tayo, pero hopefully ay magkakaroon na ng kasama. So marami akong mga trabaho. So hindi ko muna inasikaso yung channel ko. Sige, trabaho muna. Hanggang sa matapos yung trabaho ko, yung mga paghatid ng mga isang pwesto, paghuhugas, mga ganon. Mga alas 8 na. Mga alas 8 ng umaga. Nakabalik na ako sa bahay. Tinignan ko yung channel ko. Nako, walang internet. Kaya ayun, hindi ko nakita. So, sa hapon ko pa lang nakita yung channel ko. Hapon. Dahil sa hapon lang nagkaroon ng internet. So, pinakita ko sa anak ko, dahil yung anak ko yung magaling sa mga ganyan, sa computer. Ayun, sabi niya, nahak. Parang kanto. Virus na parang nag-phishing yung nag-hack. Iba na yung pangalan ko eh. Naging Hex. Buti na lang, hindi Sex. So, may internet na, kaya siya na mismo yung gumawa ng paraan. So, tinignan niya. Bakit nagkaganon? Tignan namin yung mga account ko sa Google, ganyan. Buti na lang, ay hindi naman napalitan ng password. Kasi mahirap din na pumasok sa isang account eh. Kasi meron pang confirmation na matatanggap mo sa yung number, sa yung cellphone. Bago ka makapag-log in doon sa account mo, mayroon pang confirmation doon sa cellphone, at ipipindot mo ng yes yun. So, mahirap din pumasok kung bakit nakapasok yung hacker na yon doon. Buti na lang kamo at hindi napalitan ng password. Kaya dali-dali niyang pinalitan ng password. Yun ang ginawa niya. Tapos, yung napansin namin, parang kulang yung mga video ko. Ang video ko ay halos mahigit 100 na videos. Pero naging 70 plus na lang yung video ko. Wala na yung ibang video ko. Lalo na yung mga maraming views. Meron pang 70,000 views na nawala. Merong 30,000 views. Yung pang mga malalakas ang nawala. So, nag-alala kami. So, yun, buti na lang ay hindi napalitan ng password, at dali-dali niyang pinalitan ng password. Tsaka niya, hinanapan ng paraan kung paano ma-retrieve yung channel ko na Kalpo TV. Dahil iba yung, iba na yung itsura eh. Iba ng pangalan eh. Kaya buti naman, tamo at marunong yung anak ko. Kaya yun. Naibalik niya sa dati na Kalpo TV. Kaya lang, parang mayroon pang mga ibang video na nakikita ko na ibang pangalan. Pero sabi ng anak ko ay maayos din niya. So hopefully ay marirecover lahat yung mga video na nawala. At good news nga, kaninang umaga ay inayos niya. So halos na recover na lahat. Yung iba kasi yung mga video ko ay naka-private lang pala. Yan.
parang pinakailaman nga yung channel ko nung nag-hack. So, kayo ingat lang tayo mga kalakay sa lahat ng ating mga kaibigan dyan na YouTuber, lalong-lalo na yung mga malalakas na, eh, mag-ingat tayo. Baka, kasi kung tuloy-tuloy kong napabayaan siguro nun, baka umabot ng mga 24 hours na napabayaan ko nun, ay baka wala na lahat ng mga video ko. At baka napalitan na ng password. Eh, hindi natin alam. Kaya buti na lang. At na-review natin yung channel. Yan na. Baka yung ibang mga kaibigan natin dyan, mga kalakay natin dyan, nagtataka kung bakit baluktot yung aking daliri. Yan, oh. So, inborn po ito. At shout out kay Topic TV. Yan sa Riyadh, ESA. Kingdom of Saudi Arabia dahil halos parehas kami ng kamay. Sa akin, inborn. Yan. Yan. Shout out kay Kakilo. Yan. So, okay lang naman ito. Eh, kahit baluktot, ay eh, nakapagtatrabaho naman. At alam niyo ba na kahit dyan ko yung kamay ko, ay eh, nakapag-abroad din naman ako. No? So, galing din ako sa Saudi. Galing ako ng Jeddah at Al-Kubar. 3 years ako sa Saudi bilang salesman. Sa lahat ng hindi ko na shoutout, ha, sa susunod na lang siguro. Wala akong listahan eh. Ibang recipe ito? Ba? Saka yung ano niya, oh. Sa susunod ay share natin. Balat niya. Para yung recipe. Para kang nag-jollibee sa McDo. Pagka natikman mo to. Sayang wala tayong isda. Eh, hindi kasi nagbigay si Ilocano Angler eh. Shout out sa iyo. Saka si Fisherman's Boys TV. Shout out sa iyo. Tapos yung dalag at tilapia. So kung kumain nun eh. Kaso wala pa tayong nahingi kay Sir and Ma'am Makes Joe TV, shout out. Saka kay Ilocano Hunter ng Ilocos Norte, shout out sa iyo. Milagang mais kay Ma'am Maureen Ann Farm. Ha? Wala kasi itong listahan eh. Maureen Ann Farm Life. Farming.
Wala akong listahan. At shout out din sa ating kaibigan si Panayon, Team Agustin TV. Malaging nagmumukbang. Ito yung nagaya ko sa iyo, Sir Panayon. Panayon na nagbuybuya. Makapabising. At shout out din kay Pasaludutan. Shout out sa iyo, Sir. Saludo ako sa iyo. Just for fun vlog, shout out. RSPH, shout out sa iyo. Sir, ma'am. Shout out kay Kabagis Marvin Palitada King. Shout out kay Johnny TV. Shout out kay Sir Boy Peralta ng Montreal, Canada. Shout out kay ka Mami A. Shout out kay Jonet Official. May nagpapa-shoutout pala na aking subscriber na Fried Chicken Vendor dyan sa La Union. Wala yung listahan ko eh. Isang pwesto niya, naging lima na ngayon. Dahil na-inspired sa ating kaya congrats.